ng ating energy. Energy ng kape. Energy ng kape. Ayan mga palabs, today, for today's video, may nagtanong sa akin kung paano ko daw nakilala si Espanyol. At paano ba daw magkaroon ng jowa na foreigner. Mabilisan lang tong video to ah. Nakilala ko si Mahal, first ano siya. Sa kaibigan ko, pinakilala lang. And then, ayun, nag-start kami ng chatting-chatting. Chat-chat-chat hanggang sa... Ako wala akong balak mag-serious kasi ano, walang plano, wala sa plano na magkaroon ako ng jowa-wers na or jowa-jowa na ano na ibang lahi. Tapos, basta nakilala ko lang siya sa chatting-chatting siya. Dahil na rin sa kaibigan ko. Pero yung naghanap ako sa mga internet, no. Ano siya, suggestion. Ah! Ayun, ano siya, pinakilala talaga siya nung kaibigan ko. Na may jowa din na ano, na kaibigan naman ni Mahal. Then at the end, hindi sila yung nagkatuluyan, kami ni Mahal yung nagkatuluyan. And thank you dun sa kaibigan ko kung bakit, kung paano ako nakilala yung asawa ko ngayon. And ano, sa atin suggestion ko kung maghahanap kayo ng ano, ng kung may mga foreigner kayo na gusto niyo talagang mapangasawa or may halimbawa may foreigner kayo ngayon. Kung gusto niyo lang yung foreigner niyo kasi may anda, no. Kasi lolokohin niyo lang din sarili niyo. Paano kung pumunta kayo sa lugar nila? Lolokohin mo yung sarili mo, 'di ba? Lagyan niyo rin ng konti, kahit konting pagmamahal, 'di ba? Sa kanila kasi sila kapag sila nagmahal, serious. Maliban na lang kung ikaw yung magbigay ng motibo para hindi ka kamahal-mahal, ganon. Pero gusto nila makapangasawa ng mga Pinay o mga Filipina kagaya natin kasi nga tayo parang mafamilya tayo. Kumbaga parang hindi kagaya ng sa kanila, kanilang ano, dito yung mga babae. Priority nila is yung mga sarili nila, kung masaya sila or hindi. Kapag hindi na sila masaya, then split na, wala na, talagang maghihiwalay na sila. Kaya hinahanap nila yung pangmatagalang relasyon, guys. Kung gusto nyo mag-asawa ng foreigner, huwag nyo lang isipin yung pera. Dapat isipin nyo rin na mahalin yung isang tao. Kasi, mas maganda na mahal nyo yung isang tao, hindi yung peperahan nyo lang. Kasi sa karamihan, hindi ko naman nila lahat, pero karamihan, ganun yung ginagawa. Hahanap ng foreigner para magkaroon ng ano, ng anda. Para may aho, ng kahirapan. Hindi dapat ganun, guys. Dapat sa ano, kasi ano sila yung mga totoong tao, no? Hindi naman siguro lahat, pero based on my experience, kapag totoo ka sa kanila, magiging totoo din sila sa'yo. Ayan. Pero meron din namang mga manloloko, may mga ano, may mga cheater kasi lahat naman kahit naman sa atin sa mga Pinoy maraming cheater. Eh ayun. Kapag talagang para sa iyo yung isang foreigner, para sa iyo 'yun. Kaya huwag kayong mapagod, huwag kayong mapagod maghanap. Pero mas maganda 'wag yung hanapin, darating 'yun, yung talagang makapangasawa ng foreigner. Ano, dapat yung ano, yung kilalanin niyo muna ng mabuti. Huwag yung go-go agad tayo. Go-go, go-go, ala, ala bera. Hindi ganun, kilalanin muna nating mabuti kasi meron din silang mga ugali na talagang sobrang hirap intindihin. As in, mahirap silang intindihin. Paano mo ba malalamang serious yung guy? Kapag malalaman mong serious yung isang foreigner kapag hindi siya masyadong humihingi ng mga naked photos, yung mga, alam mo nyo, yung mga hubad nating katawan. Kasi kay Jose, sa asawa ko na ano na Spanish, hindi talaga siya humingi ng mga photos kong hubad. And then siya yung nag-offer sa akin na nagpadala ng allowance ko na mag-stop ako sa work. Tapos pero hindi pa rin ako naniwala sa ganon, mga eksena ganyan. Hanggang sa pumunta siya ng ano ng Pilipinas, pinuntahan niya ako ng Pinas. Kailangan din natin kung serious talaga sila sa atin kapag pumunta na pinuntahan ka, kapag nag-effort sila talaga. Makikita mo naman yun kapag nag-effort sila sa atin. So, ayun, mahirap bang makapangasawa ng ano, ng ibang lahi? Yes! Super mahirap! Mahirap, guys! Mahirap makapangasawa ng ibang lahi kasi hindi nila alam yung mga ano natin, mga feelings natin. Ganyan. Kaya alam nyo, kapag nag-aaway kami ni Jose, pag once na nag-aaway kami, away kami, tatatatatatatat, kasi kapag nakipag-away, nag-away kaming dalawa, boom, ganyan talaga, boom. Kasi ako, mataas ako, siya mataas din, ayan, ganyanan kami. And then after that, sobrang masasakit na salita, batuhan naming mag-asawa.
Kasi sa sobrang hindi niya maintindihan yung sinasabi ko, kasi ang hirap mag-Espanyol, ang hirap mag-English, kasi hindi naman niya maiintindihan. So hindi ko masabi yung mga gusto ko talagang sabihin sa kanya at gusto kong iparating. So siya din, ganun din siya, ganun, tatatat. Eh mas mabunganga siya sa akin, mas maboka siya, mas talagang sasabog yung ulo mo. Kasi na, as in talaga, huwag mo siyang sisimulaan kasi hanggang umaga, hindi ka papatulugin niya ng tatatatatat. After nun, kinabukasan, gusto niya bati na agad kami. Ayan, yayakap na siya. Ako naman, ganun, sinisiko ko siya, ganyan. Eh yun, ano pala yung sa kanila, once magbumangaan kayo ngayon, bukas, wala na, gusto niya ganun. Bati na kayo. So, ang hirap mag-adjust. Sabi nila, kapag mabatanda daw yun ang pangasawa mo, aba, eh mas maganda. No, hindi po totoo yan. Hindi po ako naniniwala dyan kasi ilang taon ng edad, kahalati ng edad ko, ano, yung edad ko, kahalati ng edad ni Mahal. So, ang hirap, kahit anong mangyari, tayo pa rin mga babae mag-a-adjust at tayo pa rin yung uunawa sa kanila talaga. Lalong-lalo na kapag nandito ka sa lugar nila, wala ka na, may ibang matakbuhan. So, it's better na quiet ka na lang, guys. Ano kami mag-away? Ayun, ganun kami mag-away. Tapos, ano pa ba? Ang ugali niya, ano ba ugali niya? Mahigpit ba siya? Matapang ba siya? Or what? No, mas matapang ako. Mas matapang ako sa kanya. Kapag sinabi ko, hindi, hindi. Ganto, ganyan. Kapag sinabi, basta ganun, sumusunod naman siya sa ano, sa mga gusto ko, ganto, ganyan. Kuripot ba siya? Yes, kuripot siya kasi pinaghihirapan niya yung pera niya. At naiintindihan ko naman siya doon. Nung nakarating kasi ako dito, ang bilis kong magsalita. Napapagod ako. Ayan. Nung ano, nung naging kami, hindi naman siya kuripot really. Ano lang siya, mabudget na tao. Kasi pinaghihirapan niya yung ano, yung pera. Hindi niya yung bastang ganyan. Hindi naman siya yung super mayaman din talaga. Hindi. Ano lang siya, sapat lang, nabubuhay lang kami. Ayun, okay na yun sa amin. Pero yung magbibigay ako sa pamilya ko, yung magbibigay ako ganyan. Magbibigay kapag meron talaga yung sobra-sobra yung pera namin. Hindi naman siya madamot, guys. Ano, kuripot, pagkakuripot. Pero pagdating sa akin, tapos pag gusto ko, yan, go naman siya kapag meron talaga. Tapos, ano pa ba? Matapang siya, hindi nga, mas matapang ako sa kanya. Tapos, ano pa ba yung ugali ni Mahal? Hindi sila madalas maligo, totoo. Ako din, nahawa na ako, hindi na ako madalas maligo. Siguro 3 days bago ako maligo ng katawan, pero olo-olo. Ulo-ulo lang talaga yung ano, yung nililiguan nila madalas. And ano, ano pa ba? Maganda bang buhay dito sa Spain? Hindi. Ay, hindi. Ano? Hirap sa umpisa. Pero kapag nasanay ka, okay na rin. Lalo na kapag may pamilya ka, you need to sacrifice yung ano mo, yung kaligayahan mo sa Pinas or yung lifestyle natin sa Pinas. Kailangan i-adapt mo yung ano nila, yung sa kanila dito sa Spain. And then yung kung ano yung mga kasanayan nila. And not really happy kasi happiness talaga is Philippines kung nasaan yung family mo talaga. Pero wala naman tayong magagawa kapag nasa poder ka na nila. And then, muna. So, kapag may iba kayong katanungan dyan sa comment down below. And please subscribe to my channel, guys. And thank you for watching. Yun lang muna yung masashare ko sa inyo, guys. And sana nagustuhan nyo at may napulot kayong aral sa aking talambuhay sa aking topic for today. So thank you guys for watching and hope you like it. And please subscribe to my channel, guys.